kami dito upang mag-aral na iyong salita, sumamba, taas ang iyong pangalan at kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas at kung ano, Panginoon, ang iyong mga tinakdang alituntunin para sa amin at tupnin, Panginoon, sa araw-araw. Dalangin po namin sa iyong pag-aaral ng iyong umagang ito, patuloy niyo kaming tulungan na makilala ka sa Bibliyang kaparaanan at gamitin mo ang iyong pong lingkod na maghahayag ng iyong salita. Itawag niyo po ako sa likuran ng iyong krus at ang bayang katalinuhan, kalakasan, patuloy po igawad sa bawat isa sa amin. Nadalangin din po namin na mga kapatiran namin na hindi pa po nakakarating dito, na sila po nawa ay makahabol at makarating ng matiwasay at ng ligtas sa po nakalawang mahal sa buhay. Huwag kami dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ito po ay hango sa second and third session ng Knowing Sin conference or seminar nung nakaraang pong mga linggo na ako po yung naka-attend. Nagkamali ako ng ng information kay Brother Art, nakalagay doon day 2. Mali yung nasabi ko kasi hindi ako nakarating ng day 2. Absent ako ng day 2. So, day 1 pa rin po ito at may ilan akong hindi nabanggit sa day 1, session 1 na itutuloy natin ngayon, session 2 to 3. So, simulan po natin sa isang statement na apprehension of sin is not in itself sinful. Apprehension of sin is not in itself sinful. Sabihin, pagka may tumakbo sa isip mo na isang makasalanang bagay, in and of itself is not necessarily sinful agad sa part mo. For example, nabanggit ko na to last week that if you are just sitting and then randomly biglang pumasok sa isip mo yung o sumagi sa isip mo isang crime, that is sinful. For example, pag nanakaw, not necessarily nag-commit ka ng sin, tumakbo sa isip mo. But we have to understand that since thoughts, yung iisipan natin can be repented of, therefore it can be sinful. May hingi tayo ng tawad sa ating mga maling naiisip, masasamang naiisip. So, sabihin, yung thoughts can lead us to sin or can be sinful. Though may mga random thoughts na hindi natin sadya, pero ganun pa man, last time na pinag-aralan natin to, we are responsible pa rin. Kasi isipan natin yun. Wala naman tumakbo sa isip mo na hindi tumakbo sa iyong faculty ng mind at ito ay sa iyo. Hindi ito sa kapitbahay mo, sa katabi mo, kanino pa man. This is yours. So, therefore, you are the sole responsible for the thought, for your thought process and whatever you think of. So, binanggit din natin nung nakaraan yung voluntary sin and involuntary sin. All sin is voluntary. Lahat ng sin ay sinasadya. Or rather, ginagawa natin ng walang tumutok sa atin ng barel. Unless talagang ganun yung pangyayari. Pero again, it's a choice. It is voluntary. All will is voluntary, but not all thoughts are voluntary. Ulitin ko, ha? All will is voluntary, but not all thoughts are voluntary. Lahat ng kagustuhan natin ay voluntary yan. Nandyan yung ating volition na walang namilit sa'yo kung saan ka upo ngayon, diyan ka umupo for whatever reason. Yan ang suot mo for whatever reason. Maaaring sabihin natin kasi wala akong choice kasi kapag hindi ito ang sinuot ko, mukha akong basahan sa isa kong damit na available. You do have a choice and you just made it. No, so hindi natin pwede sabihin wala tayong choice kasi meron. That is our will. But not all thoughts are voluntary. Napatunayan na ng psychology. Hindi lahat ng tumatakbo sa isip natin ay sinasadya natin. But there are stimulus sa paligid natin. For example, yung imagination natin, inactive man or involuntary man, subconscious man, ito ay sa atin. Whether it is voluntary or involuntary, we are still responsible. Involuntary thoughts do not bypass your mind or brain. So if you don't pray against sin and mortifying sin, involuntary sinful thoughts will continue to jump up. So if you don't, sabi, pray against sin and mortify sin actively,
yung involuntary thoughts natin ay ma-feel ng mga sinful thoughts. And then eventually, ma-overcome tayo nun and magtutuloy-tuloy itong lumabas sa ating mga kaisipan. So, with that, darating tayo sa internal temptations, which we have already nadaanan na natin ito last week, but to just review it, here's the cascading of the action sa internal temptation natin. Inclination and propensity, which is our desire, yung inclination natin, meaning yung ating ninanais, your will, or yung kung saan yung biases natin, which are desires. And then you deliberate it. Dinideliberate mo, ito ba'y gagawin ko? Paano ko ito gagawin? Dapat ko ba itong gawin? Or ano yung pinakamahusay na paraan para gawin ko itong bagay na ito? So that's planning from the propensity of the, or the or your inclination, your bias, or your desire. It went on to continue cascading to become a plan. And then you plan your sin, and then lastly, you will have a resolution in which it becomes an action. So, thoughts, desires, based on your biases, yung inclination mo. So, imagine if your inclination is towards evil thoughts all day. And yun nga sinabi, the heart is deceitful. Yung mind natin, dilalaman ng mga sinful thoughts because of our fallen nature, of our indwelling sin. So kung hindi mo pa minomortify, don't pray for it or against it, then mahirapan ka because sooner or later, makita mo you're deliberating it, you're planning it, and then you are acting on it. And this is the tragic story of David and Bathsheba and Uriah. It all started with that propensity, that desire, that inclination. Nakita niyo yung isang babae, naliligo, and then what happened next was he planned. And then, nangyari yung act ng sin at nanganak pa ng nanganak ng sin. So, to enjoy the act is aggravating sin. Pagka in-enjoy mo yung kasalanan, lalo mo nang pinalalala yung kasalanan. We are Christians. We should be hating sin. Pero nandun pa rin yung desire, nandun pa rin yung ating, tawag dito, indwelling sin, na dumarating sa point na na-enjoy natin yung sin. But we have to mortify that. We have to have a hate towards sin. Ang tawag doon? Yun, hate against sin or towards sin. And then, worse is boasting about the act. Niyayabang. Hindi mo na lang in-enjoy privately, niyabang mo pa. Pinagmalaki mo pa yung kasalanan. No? Kaya nga minsan naiinis tayo sa mga professing Christians who are deliberately acting in sin and then pinopost pa sa social media. Tainis tayo sa ganun. Tama po ba? Na nagigigil tayo. But we must look internally. Do we not only enjoy the act but also boast sin? Maring di mo pinost sa social media pero nagmamalaki ka. How? By not repenting of your sin. Nagmamalaki ka. Na para bang kaya mo yung kasalanan ni control. Last night, I was in the kitchen. I was preparing the mouse trap, yung sticky, sticky siya. And then nilatag ko yung isa sa lababo. Kasi kung alam nyo, no, may mga mice dito. Isa sa lababo, isa sa ilalim ng kalan, stove. No? So I was excited. Sabi ko, huli ka na ngayon. Tapos nung bandang 3 a.m., sumakit yung tiyan ko. So, nagising ako ng madaling araw. Sobrang sakit niya talaga. As in, humihilap siya. So, I went to the comfort room. And then after, sabi ko, bago ako bumiga, check ko nga, ba may nakita ako? Yun nga, isa. Medyo malaki na siya. Na-trap na siya sa mousetrap dun sa lababo. So, I was very excited. Sabi ko, buti na lang may nahuli. Buti nga sa'yo. Yan, galit na galit ako eh. Gigil na gigil. Sige, dyan ka muna. Mamatay ka dyan. Parang ganun. Gigil na gigil ako. So, I went to bed and then excited ako pagising ko na marami na sila or may isa pang nahuli or patay na siya. Pagising ko, wala na. Wala na dun. Sinako mo na. Yun.
Ikaw pala. So, walang kwenta itong illustration ko. Dahil kay Bitoy. Kasi all the while, I thought nakatakas. Sabi ko, ang galing ng dagang yun, nakatakas ah. Yung pala may isa pang daga. Tinulungan. So, pagpasensya niyo na po, yung illustration doesn't always work the way you planned it. But the good thing is, ito yung kagandahan nito. I guess may sudden turn into a better illustration. Yung sin, kunyari yung sin, yung daga, no? Pinagpabukas ko pa eh. Pwede ko naman siyang itapon na. Pero nagtiwala ako na, hindi, matay siya dyan. Ang problem here is, buti na lang si Bitoy ay nagkusa na naitapon yung daga. Pero ang punto ko, what if nakatakas? Kasi pinagpabukas mo. Tama. So dito papasok yung plot twist nung illustration. Sa sarili mo, dapat dinidil mo yung sin ultimately. Agad-agad. Huwag mo nang patagalin. Repent of your sin. Harapin mo kagad yung Panginoong Diyos, magpakumbaba ka. Because hindi mo lang in-enjoy yung sin, pinagbalaki mo pa kung hindi ka nagre-repent. But at the same time, kinakailangan natin ng mga brother Bitoy sa buhay natin. Na? Natutulungan tayo to deal with our sin. And that's the beauty of the church. Na hindi na lang ikaw yung magko-call out sa mga taga sa buhay mo. Merong tutulong sa'yo to be bold enough to confess and to deal with the sin and to pray. Kasi sa sariling atin, hindi natin kakayanin. So, the Lord has been gracious sa buhay natin na meron tayong kapatid na maasahan sa iglesia na hindi man magtapo ng mga kasalanan natin pero willing to do the dirty work na hindi man makiisa doon sa kasalanan, hindi yun na. That's not the point. The point is to get rid of sin, to help you get rid of sin. So, laking trabaho pala ginawa ni Bitoy. No? Kasi pagising ko, maayos na dito eh. And then pagising, nawala pa yung daga. No? So, may mga trabaho tayo na matutulungan natin ng isa't isa in dealing with sin. So, enjoy the act, is aggravating sin, boasting about the act is worse, so we must repent. The deliberate repetition is the most sinful. Pag inulit pa yung kasalanan, yun ang pinaka-worse. Yun ang hindi natin dapat ginagawa. Psst, coffee. Nakakagat. So, we have to learn yung humility by coming to Christ, by humbling ourselves to Christ, and also being humble enough to ask for prayers, to confess our sins, to be vulnerable sa kaharapan ng mga kapatid natin so that it will not be repeated. You want to be self-righteous? Just view sin as acts, not thoughts. Kung gusto mo maging self-righteous, kung gusto mo maging hipokrito, isipin mo lang na ang kasalanan ay action lamang at hindi kaisipan. Meaning, kung ang view natin sa sin ay erroneous or mali, ang tingin lang natin, nagkasala lang tayo pag ginawa na natin yung kasalanan, eh, magiging ano tayo, pariseyo, hipokrito. Sabi ng hipokrito, buti na lang hindi ako kagaya nung tax collector dyan, iba dyan, ganun. Yun yung iniisip niya at biniverbalize niya. Pero sabi, sino daw yung justify? Yung tax collector na nag-hit sa kanyang dibdib at sinasabing hindi man lang siya makatingala at humihingi ng tawad sa Panginoon. Inward temptation, it is the evil proposition to the mind and heart. Yung inward temptation, sabi po sa Jameson, pinanggit doon kung ano yung pagkascade ng sin. Saan daw nag-start? Saan? Sa inner desires natin, walang ibang sisisihin. Si Satan can only tempt us as much as or weaken our resolve. Pero at the end of the day, sino yung nagkakasala? Kaya nga sa Eden, yung pag-fall ni Adam and Eve,
ang laki nung culpability o kasalanan doon ni serpent, Satan. Pero at the same time, yung dalawa, yung mag-asawa, talagang naparusahan din sila. So, internal temptation is sinful. And inclination to sin is evil. Ulitin ko, ha? So, yung inward temptation, ito yung makita natin. Una, evil proposition to the mind and heart. No, yung evil proposition. And most of the time, hindi yan external. Internal talaga siya. Nagsisimula sa ating mga evil desires. And then, internal temptation is deemed sinful and inclination to sin is evil. So, darating tayo, ito binanggit to ni Mark Jones in the view of homosexuality. Yung homosexual lust. Kahapon, pinapakinggan ko si Vody Bakam, napakaganda nung explanation about homosexuality na ito ay sinful, hindi lang siya parang desire na meron kang pusong babae, kahit lalaki ka o pusong lalaki, kahit babae ka. Hindi siya ganun ka neutral. Rather, homosexual lust is sinful even not acted upon because it is a desire. You're a man and you're lusting for a man. Sobrang abominable. Now, yung heterosexual sin, bakit sinful? If a man, a straight man, is lusting over an opposite sex, a woman, sinful siya, pero yung lalaki ka, tapos meron kang desire to, quote-unquote, be in love with a man with the same gender, eh sasabihin mo hindi sinful? Di ba? Nakuha natin? Kung paano sinabi ni Kristo na kapag ikay tumingin sa babae na may pagnanasa, nangalunya ka na, eh bakit pag sa lalaki, dinidefine nila, ah hindi, ano lang yan, desire lang yan. Hindi sinful yan unless ginawa mo yung act ng homosexuality. So, that's very problematic. Nagkaroon ng double standard. So, that's why homosexuality is a sin. Because it's not just the act, but the thoughts, the desire are sinful. Hindi natin na-isolate, no? Kaya nga nandun yung example ko ng heterosexual sin. Yung straight na nagde-desire ng hindi niya asawa, eh ganun din dun sa homosexual na may desire sa same sex. Heterosexual lust between married people is good. Ulitin ko, ha? Heterosexual lust between married people is good. So therefore, yung homosexual lust between another person, between two persons, and hindi nga sila pwedeng makasal, hindi niya pwedeng maging asawa yon dahil marriage is defined by God, it is between a man and a woman. So, saan pupunta yon? It's just a lustful thought, a sinful thought. So, pagka narinig natin yung word na gay Christian, I am gay but I am Christian, that's wrong. Walang gay Christian. Hindi mo pwedeng ipagsama ang isang sinful thought or act or kung ano man yan sa pangalan ni Kristo. Hindi pwede, imposible. Meron ka bang narinig na I am a murdering Christian or I am a lying Christian or I am a thief, a Christian thief? Kasi sin yun eh. So, unless we define homosexuality as a sin as the Bible defines it, then magkakaroon tayo ng maling understanding dito. Kaya may mga churches, in-encourage sila, o yung mga homosexual, dito kayo mag-church, welcome kayo dito. Sino ba talaga yung wina-welcome mo? Is it the person or the person and yung sin na ito-tolerate mo? Dito sa atin, bukas ang ating pinto na kung may isang homosexual na gustong umattend at his own risk, hindi mag-a-adjust ng church. And our prayer is kapag pumasok siya dito, marinig niya ang counsel, kahit nandito pa siya, at ito ang topic natin, the word of God will not adjust. Eh baka ma-offend siya, pasto. Well, we've been, sabi nga, sino magsabi nito, we've been offending God for so long. Bakit tayo mag-a-adjust? And that's sin. We have to deal with it, call it out the way it should be called.
So gay Christian is incorrect. Once your identity is inclined by it, you will live it. Kung ang identity mo ay homosexual ka, then yun ang pamumuhay mo. So we are very heartbroken sa mga ganong klaseng mga issues ng buhay, mga tao pinagdadaanan yan. Hindi dapat. Napakaganda na mamuhay ng isang buhay na kung paano ka create talaga ng Panginoon na mabuhay mo ito. Yes, it could be a struggle just like any other sin. But we must not accept it. Na para bang okay lang yan. Hindi okay yun. Kung may homosexual desires, hindi ibig sabihin na, hindi ka pwede dito mag-church. No. If you are a person na meron kang homosexual struggles, by all means, hear the gospel, repent of your sin. Let's deal with that sin. And God can save you. And God can set you free from that sin. Kung paano sineset free tayo at pinatawad at pinababanal sa ating mga paboritong kasalanan, hindi isolated itong kasalanan to sa biyaya ng Diyos. So, ayan. Darating na tayo sa session 3 and it's all about the word lust. 1 John chapter 2 verse 16 to 17. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. And this text is very profound in a sense na makita natin na this is our problem as a Christian. Nandun pa yung indwelling sin. Nandun pa yung ating mga sinful desires. And lust has always been a problem. The human heart or issue stays the same. Kung paano sinulat to many centuries ago ni John para sa mga mananampalataya at para sa atin din because of their issues, same issue rin ng heart. Therefore, the solution is still the same. It is the gospel. Kung inisip natin, there's another solution para masagot ang issue ng homosexuality, ng racism o ano pa sa ibang paraan, social justice or whatever, you're wrong. We are wrong if you think that way. The only solution to the same fundamental problem of sin is still the death, burial, and resurrection of Christ. It's still the gospel. Sabi po sa Matthew chapter 5, 27 to 30, "You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his mind, in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body and go into hell." So, dealing with sin has been preached by Christ in his sermon. Hindi ito, tawag dito, hindi ito binaliwala ni Kristo. Hindi niya ito, he didn't shy away from the pressing issues of sin. Rather, dinirekta niya kagad. Kaya wala magsasabi, hindi nag-preach si Christ tungkol sa homosexuality or sa kung ano pa man. No, he did. Pinanggit niya yung marriage, referring to Genesis chapter 2. So makita natin na si Christ ay hindi, wala sa kanyang sacred cow. So, when we deal with lust, sabi dito, it is better for us to enter heaven or to enter the kingdom of God na bulag kaysa buo yung ating... Literally ba yan? Nabulagin mo sarili mo? O putulin mo yung kamay mo? Literal ba? Kung gagawin natin yun, siguro lahat tayo bulag na dito. No? Lahat tayo, wala nang mga kamay o mga pilay na tayo. Ang pinakikita dito yung desperation natin in dealing with sin. Nagagawin natin lahat, sukat ikabulag natin, sukat ikapilay natin, just to make sure na hindi tayo nagkakasala sa Diyos na nagligtas sa atin. So, the issue of lust
yung idolatry, lustful thoughts, it's not only a lack of love for God. It's not only a lack of love for God na nagsabi, love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, and with all your strength. It's also a lack of love to your neighbor. So, yung greatest commandment, dun pa lang sa sin of lust, na break na natin. Bakit? Lustful thoughts na para sa na naging object yung kung sino man, na babae o lalaki man, or kung anong object ng lust natin, ay hindi natin minamahal. Hindi mo na minamahal yung asawa mo pag tumingin ka sa ibang babae na may pagnanasa. Hindi mo na rin minamahal yung babaeng yun the way you should respect and love that person. So, grabe itong sin na to. Kaya, ganun na lamang. Sukat ikabulag at ikaputol ng mga limbs natin. So, lustful thoughts are gateway to lustful action. Nagsisimula siya sa thoughts. Kanina, establish natin yon. So, mag-end up siya sa lustful actions. Kaya, dapat mag-ingat. So, binabantayan natin yung mga kaisipan natin, yung tumatakbo sa isip natin. Bakit kinakailangan natin maging vigilant? Bakit modesty is very prime sa ating mga mananampalataya? Dahil ba inisip natin naging tyrant tayo sa iba? Dahil ba inisip natin wala tayong tiwala sa mga kapatid natin? Hindi. If there's one thing na itutulong ng isang mananampalataya sa kapwa niya mananampalataya para makaiwas sa kasalanan, dapat gawin niya. But not to the point na maging legalist tayo. So there's this balance. As long na tayo ay nag-adhere sa salita ng Diyos, nakikita natin, nadidistinguish natin what is sinful and what is not, what is dangerous and what is healthy for us, then yun ang gawin natin. Kung paano sinabi sa Philippians chapter 4, whatever is lovely, whatever is good, whatever is praiseworthy, think about such things. So, the danger of sexual immorality is number one, it is enslaving lust. Enslaving ito para itong Panginoon ng isang alipin. Susunod at susunod ka. Kaya ganoon na lang si David, hari ng Israel, pero kinaladkad siya ng kasalanan. Nakita natin yung enslavement ni David sa kanyang lustful desires. Number two, it will cost you your life. It will cost your life. Definitely, sinabi ni Christ. Sabi dito, and if your right hand causes you to sin, cut off and throw it away, for it is better that you lose one of your members than your whole body go into hell. Repentance is the key. Mortification of sin is the key. Confession is the key. So sa madaling salita, kung hindi natin ito gagawin, well, it will cost us our life. Mamatay tayo. Kung paano sinabi ni God, Adam and Eve, that if you eat of the fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. Ganun talaga ang resulta ng sin. For the wages of sin is death. So how to resist this? May solution ba sa lust? Is there a solution sa lust? Una, repentance. Repentance. If you're having thoughts of sexual immorality, repent. Ano yung repentance? Changing the way you think. Ganda, no? Doon pa lang, palitan mo yung isipan mo eh. Eh kung ang pinapanood mo lagi, mga, anong tawag dito? Yung sexually suggestive, ano pang asahan mo? Diba? Kung lagi kang exposed sa sexuality, hindi ka nagmo-mortify ng sin, babagsak at babagsak ka sa kasalanan. So if you fall into temptation, repent. Sa mga nasa relationship na hindi pa kasal, napakabigat nito. Napakahirap na labanan ng kasalanan lalo na pag may emotions na involved, no? Kaya nga as much as possible iniingatan natin ang bawat isa. In every thoughts or every action, it must be kept pure. At pag nasa relationship ka, it takes two to tango. Hindi lang isa yung nagre-resist, kailangan parehas. Kailangan pinag-uusapan siya. Kailangan pinag-pipray siya. At hindi pinapatagal. Dinideal ka agad kung sa example, no, si Brother RG and Sister Lovejoy, engage sila.
nakaplano na yung kasal nila. Hindi na nila patatagalin. That is something lovely na mangyari. But at the same time, it is not foolproof. It will take a village. Kumbaga, it will take the church to uphold them in purity, to help them. Hindi para pulisin natin sila, oh, nasa kayo ngayon. Ginagawa nyo. Hindi ganun. But rather, we are here, we are available. The other day, nag-consult sa akin si Brother RJ for something. I have to be available. Nasagutin yung mga queries niya, mga tanong niya. Hindi pwedeng, ay, sorry ha, wala akong alam dyan eh. Dapat may alam ka dyan. Dapat, meron kang maitutu. Hindi ko naman sinasabi kung hindi mo naman talaga alam ano kung sasabihin mo. Ang punto is, we must be able to help them out sa abot ng ating mga kaya o sa mga resources na meron tayo. Ngayon, kung hindi natin alam yung sagot, refer natin sa iba. Basta, mabantayan sila. And dapat, willing din sila mag-submit sa iglesia. Eh, kung hindi kang miyembro ng iglesia, sino ang magbabantay sa relasyon? Sino ang tutulong sa'yo? We are so vulnerable as believers that if we are left in with our own devices, we will destroy ourselves. Kailangan natin ng tulong ng Diyos at ng iglesia. So how to resist? Binanggit na kanina, repentance. Repent. Number two, accountability. At accountable tayo. O sa mag-relationship, hindi lang sa inyong dalawa kayo accountable, pati sa church. Accountable tayo sa isa't isa. Ngayon na tayo isang ganap na iglesia, nandiyan na yung accountability natin sa isa't isa. Hindi na tayo matatakot na baka imarites ako nito. No? Pero mag-ingat din. Huwag kang lalapit sa hindi mature sa faith. Baka bumagsak siya. Manghina siya dahil hindi niya makaya yung shidern mo. Dapat dun sa mature at dapat dun sa may alam. For example, magtatanong ba ako ng counsel sa walang asawa kung ang problema ko ay marital issues? Diba? Tatanungin ko ba si Juan? Juan, ano pang mapapayo mo sa akin? Total naman, churchmate tayo. Pwede ba yun? Siyempre, tatanungin ko si Mimon at si Sister Jessica. Huwag nating menusin na sabihin natin, eh hindi, mas matanda ako sa kanila eh. O ano bang alam nila eh, bagong kasal yan. Huwag nating menusin yun. Pero at the same time, wisdom call. Siyempre, kung newlywed talaga, alam natin na mas marami ng experience yung matagal na. Pero hindi natin kinakancel na, ay walang alam yan. Hindi. May matututunan tayo sa isa't isa. Lalo na in the accountability apart sa church. And lastly, fight lust with lust. The word lust is not in and of itself evil. Ito yung sinishare ni Mark Jones. The object of lust, doon nagkakatalo. So, sabi niya, fight lust with your spouse. If you have a sexual desire na hindi mo ma-curb dahil you're struggling against pornography and then wala ka namang mitigating action towards it, walang mangyayari. Kaya nga may asawa ang lalaki, hindi lang para parausan. That's not the point. The point here is to celebrate love. To celebrate yung intimacy in the fold of marriage. Magkakamali tayo, masasayang yung ating marriage kung nag-struggle tayo sa pornography and then hindi alam ng asawa natin, hindi natin siya ini-involve sa pananalangin, sa ating mga kasalanan na dapat ma-mortify. So sa mga kababaihan ng mga asawa, dapat tayo, gracious din tayo. No? Na kailangan available tayo for our husbands. Hindi tayo dapat, ang tawag doon, yung nag yung tinitikis yung asawa. And there are marriages na nag-fall or na nag-disintegrate yung marriage nila because of that sin of yung apathy, ungraciousness, unloving, no? Na hindi niya binibigay yung para sa kanilang dalawa in terms of physical intimacy.
Sabi ng salita ng Diyos, for your body is not your own, it is your husband, or your wife naman, it is your, and vice versa. So, in the issue of lust, of sexual lust, you can fight it by being, by loving intimately your spouse. Diba? Sa mga mag-aasawa, no? Very important yun. Kasi, sabi sa salita ng Diyos, there's a time for everything. A time na magsama, a time na to have space. Pero sabi ng, do not give the devil a foothold. Napaghalo ko yata yung verse, no? Paghalo ko. Huwag mong bibigyan ng, ano, ng puwang ang kaaway. Yung asawa ko, nung kami ay kinasal, alam mo, napakaganda nung ano niya sa akin, nung vow niya sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, pagdating sa intimacy, whenever you desire it, sabi niya sa akin, hindi kita tatanggihan. Sabi niya sa akin, pangako niya. And true enough. Pero, kailangan ko rin isipin na hindi siya object. Na kung kailangan, hindi, kundi ito isang bagay na pinagkakasunduan dahil meron itong nire-resolve. Ito'y paraan ng pagpipitagan sa pagsasama. Bakit ko ito mas na-appreciate? Because I realize that there are couples who are not doing it. Kasal na to, ah. Taon na ang binilang and they're not doing it. And that's heartbreaking. Can you imagine nang lumalabang ka sa lust, sa ano, tapos yung sinasabi dito na wala kang kasama sa gera, kumbaga. So, mga husband and wife, this is the reason kung bakit tayo merong avenue for physical intimacy. Kasama ito sa pag-mortify ng ating sin. Ulitin ko, ha? Avenue for holiness. Kaparaanan ito para tayo pabanalin. Hindi ito for indulging lang. Indulge mo na yung physical desires. Pero kung mag-indulge ka rin lang in the context of marriage, sabi, napakasaya. Nakakagalak. So sa mga single men and women, this is not yung buhayin yung inyong mga desires. But it is to show you na hindi biro mag-asawa. Marriage is not a solution for your sexual desires and sexual fantasies. Para maisip mo, ma-resolve nito yung lustful desires ko na sinful. Hindi. Hindi solution yan. Dahil marami rin na mag-asawa, nag-struggle pa rin sa pornography, and they're still mortifying it, and they're still fighting sin and killing it. So, anong pinakikita natin ito sa mga single men and women? Kasama ito sa mga dinisenyo ng Panginoon sa pag-aasawa, kaya hindi siya simple. This is very complex. Pero ito rin yung kagandahan. Marriage here on earth ay paraan ng Diyos na pag-sanctify din sa atin, pagpapabanal din sa atin. Imagine, nung single ka, lumalaban ka sa kasalanan mag-isa. Ngayon, blessed ako dahil merong napakagandang asawa na kasama ko patayin yung kasalanan. That I can enjoy physical intimacy without the guilt. That I can enjoy our love under the grace of God. Hindi yung indulge ka sa sinful pornography and that's the filthy stuff and then you feel guilty afterwards. You feel worthless. Pero kapag dun sa physical intimacy with husband and wife, aba, iba yung hindi lang siya physical. It is, masasabi ko na there's a spiritual and emotional thing na nare-resolve sa pag-asawa. So, kaya importante yan. So, imagine this, yung mga nare-resolve. Pag ang mag-asawa, may samaan ng loob yan. Ano mangyari dyan?
hindi mag-i-intimate. 'Di ba? Tama. Tama ba? Yung mga mag-asawa. Eh, ang hirap mag maging sweet physically, maglambing pag magkaaway. So, itutulak ka nito to resolve your issues. Magpatawaran. Mag-humble sa isa't isa. Magpakumbaba sa isa't isa. And then eventually, matututunan ninyo rin na magpakumbaba na literal na issue sa mag-asawa minsan eh. Isa, ikaw lang lagi nag-sorry. Ako na lang lagi nag-sorry. Salamat sa Diyos. Amen? Bawa, ikaw lagi yung tayal, ikaw lagi nag-sorry, edi salamat sa Diyos. Dahil nire-resolve, tandaan nyo, isa na lang kayo. Whether yung asawang babae lagi mag-sorry o lalaki, kung sino man dyan, eh siya yung binayaan ng Diyos ng humility. And it's beneficial for both. Nare-resolve nito yung sin. Natutulungan nito na tayo lumago in our faith. So, tinapos ito ni Mark Jones dito sa bagay na to, fight lust with lust with your spouse. It is something na masasabi ko may connection ito sa church. Because Christ is the husband of his bride, the church. Anong susi sa pag-curb ng sin? Intimacy. And as a church, ipipicture natin ito bilang bride of Christ, and then si Christ, sabi doon, husbands, love your wife as Christ loves the church, and he gave himself for her, para siya maging spotless, blameless, and sinless. Maging holy. So ganun din tayo. The more we get intimate with God, and how do we get intimate with God? By being intimate with His Word. By falling in love with His Word. By studying, by praying. At lahat ito, pasok nating word na together. Studying the Word of God together. Praying together. Singing hymns and psalms. And making melodies in your heart together as one. Kung paano sa mag-asawa, hindi pa pwedeng magkaroon ng physical intimacy na mag-isa. Kailangan magkasama sila. Ganun din sa iglesia. Magkakasama tayo na minamahal si Kristo at pinababanal tayo nito. At doon ko po tatapusin ang aking sharing regarding my thoughts and learnings sa Knowing Sin, Day 1, Session 1 to 3. I conclude with that. At dadako tayo sa question and answer or sharing ng ating mga insights. So open po ang ating floor for any questions or insights. I hope nakilala natin yung sin kahit pa paano. Magkakaroon pa naman tayo ng ibang study regarding the doctrine of sin. And hopefully, no, sa maikling sharing na ito, mas nakikita natin kung paano natin kinikilala yung ating makasalanan, paano ito didil, at paano ito mapagtatagumpayan. Questions? Answers? Insight? Going once? Ano ba? Ah, brother, question. Ayan. Check. Ayan. Alright. Check. Alam ko naman yung sagot, check. Pero for wala the benefits ako. Din ng iba. RJ, nawala ako. Meron ba? Ah, meron pala. Okay. Sorry, go. Check. Na-question ko na rin to sa family worship, please. So, for the benefits din ng the other. Question ko is, are we sinning kung, di ba, halimbawa, inutosan ka ng boss mo. Eh, tapos, sinful, sinungaling yung pagkakaano, na huwag mo sabihin na nandito. Parang ano na, padali natin. Halimbawa, Bombay, no? Ay, Bombay, tapos nanay mo. Bakit mo tinuturo siya? Hindi. Tapos nanay mo is, sinabi ng nanay mo is, sabihin mo sa Bombay, wala ako dito. Are we sinning ko ba sa ganun? Siyempre, nandun yung, natin, yung,
obey your parents, obey your master, di ba? Oo. Napakagandang tanong niyan, no? So, lying is lying kahit ano pang mangyari, di ba? So, sa ating mga pamumuhay, no? Bilang mananampalataya, as much as possible, hindi pala as much as possible, non-negotiable na wag natin gawin ang kasalanan. Huwag natin gawin ang kasalanan. Kaso, dumarating sa punto na pag di ko ito ginawa, mawalan ako ng trabaho. Tama? Or baka mabatip sa akin yung boss ko. Question, ano yung mas mahalaga? Mabatip sa yung boss mo o mabatip sa si God? Diba? Magkasala ka sa Diyos o i-please mo yung amo mo? So sabi sa salita ng Diyos, we would rather obey God than man. So yung another question dyan, yung follow-up dyan is, paano kung ano, magre-resulta ito sa pag mas mabuting bagay? For example, pag sinungaling ako si mamamatay, pagka sinabi ko nandito siya, papatayin siya. Ito yung classic situation ni Rahab and the spies. Sabi doon, tinuro niya, pupunta sa kabilang ibayo. Yung pala sa kabilang ibayo nagpunta. Nag-result ito ng kaligtasan ng mga spies at para hindi ma-discover yung plano ng mga Israelita. And yung question doon, paano yun, Pastor? Nagkasala si Rahab. Okay lang pala magsinungaling, basta white lies. Walang white lies, walang black lies. Lahat ng lies ay lies. No? So, ang pinakikita doon, that God can make a straight line out of a crooked stick. Meaning, kahit sa kasalanan ng tao, kaya niya ipakita yung gloria niya, but it doesn't mean na hindi kasalanan yung ginawa ni Rahab. Nagkasala pa rin siya kasi nag-lie siya in the morality of kung titignan natin yung moral implications noon, nag-lie pa rin siya. Nagkasala pa rin. Check. Yan, nagsinungaling pa rin siya. Pero at the same time, tandaan natin na hindi kinondone ng Bible yung pagsisinungaling. No? Hindi kinondone ng Panginoon. Pero pinakita doon, in God's grace, Rahab was in the pantheon, kumbaga, of the faith, mother of faith. Yung mga mga Old Testament saints na pinanggalingan ng pangako, nakatupar na pangako ng Panginoon. In all of their flaws and sinfulness, kaya ipakita ng Diyos yung gloria niya. So, pwede ba nating check? Pwede ba nating gamitin excuse yun? Eh, mag-glorify naman si God, magsisinungaling na lang ako. Hindi. Hindi natin pwedeng, ano. But in the preservation of life, yun nga, dahil nga gusto niya preserve yung life itong mga taong ito, makikita natin na yun yung highest good na gusto niyang ma-achieve. And God has been gracious na yun ay napangyari. Now, may mga ano dyan eh, may mga varying opinion ng iba. Pero ang gusto ko lang ipakita natin sa issue na yon, kung sin ang pinag-uusapan, sabi, the end justifies the means. Parang ganun. Okay lang, nagnakaw ako kasi makakain naman yung pamilya ko eh. Tama ba yon? So hindi po ganun yon. But in the totality of the things na sa history, kumbaga, God can show His glory and show His might sa pamamagitan ng kahit mga imperfect people na niligtas niya. Yan. Baka meron dong other Hermar? Paano ba? Medyo na-experience ko ata yung related ng cases kay Bitoy. Mm. Mukbang din. Yung boss namin, may pinapabago sa akin document through Photoshop. Tapos, tinanggihan ko. Mm. Kasi may conviction eh. Na alam ko falsification of documents under nun. Regarding siya sa price. Ah, so, kaya ano magayin na parang wala talaga nangyari. Mm. Pero dahil may conviction din. Ayun, God's grace. Wala na ako doon. Ayun, it's worth it, right? Worth it naman. Mas magandang tayuan yung matutuhanan. Kasi malilay,
Kasi pag once na kinagat mo yon, sunod-sunod na yun. Oo. Oo, ito naman. Nag-compromise ka na eh. Nilabel lang ka na eh. Di pala yung label lang, ay, hindi magbe-bend yan. Kesa yung, ay, lapitan mo, madaling kausap yan. Kapagka-cash yun doon. Yan lang. So, may ganong mga ano. Salamat doon, Brother Herman. Okay na. Brother Rico. Yung ano po kasi, dito. Paano po yung ano, Pas? Ay, brother, pastor. Quiz. Yung mga, ano, yung mga, eto, naitanong ko na rin yata to dati. Para din sa, ano, kaalaman na iba. Sa kaalaman ni RJ. Hindi. ng lahat. Yung mga ano, yung mga parang ano to, yung mga free ano, mga free thinker? Hindi, yung mga ano sa site, like yung free Spotify. Ay, yung mga yun? Ay, mga yun. Tapos, yung mga pirated na ano. Old school yun, no? Pirated CD. Pirated. Well, wag, piracy is a crime. Alam natin yan. So, hindi dapat siya ginagawa. Oh. Kaya delete niyo na yung mga free ano. Hindi dapat siya. For example, medyo ano yun eh, may mga part kasi diyan na parang okay lang kasi ano ba, everyone's doing it, tapos ano naman, for the good, free, ganyan. Meron nga na gano'y, bibenta ng ano, e-books. Di ba? Oo, mga gano'n, na free download, ano yun? Piracy. Yes, brother. Yung mga nagbibenta ng book na galing sa Chapel Library. Yare, sino ba yan? Umamin na. Ninegosyo yung libre, no? Mindset. Well, kung sa'yo na yun, wala akong makitang mali. It's your property. Hindi, not for sale. Ano daw? Bawal. Oh, kaya nga, wala na yata sa Pilipinas. Hindi na tayo binibigay ng free. Ayaw na magbigay, no? Yata. Oh, kasi binenta eh. Ayan. Inikalo mo na lang. Tapos humingi love gift. Kaliwaan. Ano na lang, swap na lang ng book. Pwede. Swap na lang. Hindi swap. Monetary. Pero pares din ng book. Ayan. Sige. Baka may follow-up doon? Salamat, boss. Okay, sige. Other? Evan? Siguro para rin sa lahat. Kasi kahapon, boss, nagkaroon kami ng conversation ng kaklase ko regarding sa ano siya eh, may pagka-feminist secular humanist. Tapos, regarding sa homosexuality, parang narinig, if I'm not mistaken, para narinig. Teka, babae ito ah. Babae. Kasi may feminist na lalaki. Parang, tag dito, siguro parang ano na rin, insight na dahil nga nabanggit kanina pa yung homosexuality na isa sin, then kanina na-realize ko din na oh, ano, mas greater yung sin kapag hindi naman greater but in hierarchy pa, parang na-realize ko na mas greater yung sin kapag nagkakaroon ka ng sexual desire ng homosexuality kasi na-defile din yung idea ng family, yung proper structure ng family. Then siguro ano pa, question na lang din. How do we respond kapag nilabelan tayo as homophobic, yung mga ganong labeling as we Christians. How do we respond? How do we respond? Respond. Pa-define mo muna ano yung homophobic. Diba? Kasi yung homophobic, pag sabing phobia, fear of, diba? Takot ka ba sa homosexual? Hindi naman. Hindi naman sila nakatakot eh. Diba? So,
kung may proper definition, kasi ang daling sabihin niya, homophobic ka kasi ganito ganyan. Ayaw mo sa bading, ayaw mo sa bakla, ayaw mo sa LGBT or whatever. Nilabel ka agad nilang homophobic, hater ka, ano pa isa? Ano pa isa? Bigot. Bigoted yung mga sinasabi mo. Just because it goes against your preference. Tanungin mo siya, kumakain ka ba ng anything na baka hindi niya kailangan? Kumakain ka ba ng puffer fish? Yung puffer fish, yung butete, nakakalason yun. Pero sa Japan, delicacy yun. O, kumakain ka ba ng balut? Pag sumagot siyang hindi, ibig sabihin ba nun, eh, balut phobic ka or puffer fish phobic ka? Not necessarily. So, pagka sinabi mo homophobic, fear of, or ano, ma-define siya ng tama. Ma-educate din yung... Kung sasabihin, I want to educate. Let me educate you. Hindi naman ganun. No, pero, kailangan ma-define. Kasi, it doesn't mean na nag-disagree ako sa'yo, eh, galit ako, bigot ako, or ano, it's just that I don't agree with you. And we can agree, respectfully agree to disagree. Kung sabihin ko sa'yo, Christianophobic ka ba, matutuwa ka. Maybe you are. Maybe you hate me. I don't necessarily hate homosexuals. No, pag sabi ko necessarily hate, yung person, as a person, hindi mo naman i-hate eh. But the sin itself, talagang yun ang ano mo, target ng indignation mo. Kasi sinisira nun yung buhay niya. So, I had this conversation with a homosexual friend na sinabi ko sa kanya talaga, ayokong ginagawa mo sa sarili mo yan. Lalaki ka, guwaping ka, you have a great future ahead of you. So I told him yung mga kailangan niyang marinig. Inaccept naman niya, na-appreciate niya, hanggang ngayon okay ang aming friendship. I just pray na eventually talagang makalaya siya sa sin na yun at manampalataya siya sa gospel. Follow up, Pas, regarding din dyan sa homosexual, kasi parang magandang question niya, parang sa pag-oppose natin sa homosexuality, so, syempre we label as a sin. Then, upon opposing that idea, parang tinatanggalan natin the word, nga, lagi niyang sinasabi is the basic right ng isang... No, sorry? Right. 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 Basic right ng isang homosexual. So, and pass, parang... Anong right yung tinatanggal? Maging bakla? Broad yung pagkaka... Siguro, pass, parang as a human... Kasi, ang inaano ng ano, ng... LGBTQ agenda na if I identify, I'm a man and identify as a woman, you must agree with me and treat me and call me the way you want me, the way I want you to treat me and to be called. For example, yung pronouns. Gusto ko tawagin mo akong madam, ganyan, kahit lalaki ako. Ang point ko lang doon, your freedom ends where my freedom starts. Kung sinasabi mong right mo yan, may rights din ako. At hindi ipaglalaban ko ang aking karapatan kung paano mo pinaglalaban yung sinasabi mong karapatan. At pag yung karapatan mo, inapakan mo yung karapatan ko mamuhay at hindi mamuhay the way you dictate me to live my life, kung paano sinasabi mo, dinidiktahan kita, eh magkasundo tayong kalas tayo. Meaning, if I call you out because your lifestyle and your identity is sinful, na sinabi ko homosexual, I'm referring to the biblical ano, word of God. Doon ako nag ano, yun ang standard ko. Ngayon, kung sinasabi ko nagkakasala ka at magrepent ka at sasabihin mo sa akin hindi yan sin dahil wala sinabi sa Bible, I'm telling you yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung atheist ka, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, and then mamuhay ka kung paano mo gusto mamuhay at suffer the consequences, pero wag mo kong idamay. You cannot force me to call you a ma'am if you're a sir. Okay? Hindi mo rin pwede i-force sa society na tanggapin yung isang bagay na hindi naman katanggap-tanggap. For example, I have a daughter, kunyari, tapos, kapatid na lang sa Panginoon, babae, nakita ko nag-CR. Tapos biglang may homosexual papasok doon.
anong gagawin ko? Okay lang? No. I will call out kung sino mong kapatid ko doon na nasa loob. May lalaki dyan, lumabas ka. That's what I've got to do. Because walang magsasabi sa akin na hindi siya lalaki. He's got his members. At kung nagpa-change man siya, ay lalaki pa rin naman yun. Kulang nga lang siya. So ang punto ko dito is, hindi mo pwedeng i-demand sa akin na ganito yung isipin ko towards you the way I kung paano na I'm telling you that this is a sin. Kung hindi ka mag-abay doon, live your life the way you want it. Nasa iyo yan. Consequence man. Ganun din ako. Kung ayaw kitang tawagin na ma'am, huwag kang magalit sa akin. Diba? Eh, pwede kang magalit. Sige, nasa iyo yan. Pero wag mo akong to the point na isasabatas mo yan at magiging tyrant ka sa akin. Hindi pa pwede yun. Kasi I have my God-given rights na ipaglalaban ko na hindi pa pwedeng infringe sa akin yung gusto mong mangyari. Malawak na usapin, no? Pero I hope may follow-up or other insights. Brother? Other questions lang po. Actually, natanong ko na siya last week regarding dun sa Bible study natin. Sa Bible study natin, when it comes to the churching and becoming a papal member of the church. Since, ayun nga, knowing sin yung topic natin ngayon, yung question ko actually last week, may sagot na po ni si Pastor Joseph, pero gusto ko lang din ano yung sasahin niya rin po. When it comes to, kapag hindi natin, as a member of church, sa local church, kapag hindi ba natin nagagampanan yung responsibilities natin and yung responsibility natin as a member of the church. Kasi meron tayong individual sin and also yung church na ay yung sin ng church, corporate sin. Ang question po is kaya kapag hindi ba natin nagagampanan yung responsibility natin as a member is nagkakasala ba tayo individually or corporate? Pag hindi natin nagawa yung responsibility na sa member... Individual lang po ba yun or just corporate? Ganito ko siya sasagutin. Kapag individual, hindi mo ginawa yung responsibility mo, sabi, sin of omission. Lahat may gawin ka, hindi mo ginawa, that's sin of omission. Paano siya magiging corporate sin? Pag yung church, hindi ka kinall out of your sin, tingin ko dun siya naging corporate. Instead na i-call out ka, tapos nakiisa rin, then naging corporate siya. Yung tolerance sa sin. Pag tinotolerate yung sin. For example, kasalanan bang hindi manalangin? Yes. Magkakasala ka dun. Kasi dapat gawin mo yun eh. Tapos yung church hindi na nagpipray. Tapos hindi ka rin kinocall out ng kapatid mo regarding that sin. I guess that doon siya naging corporate. Pag may isang sin na tinolerate. For example, merong kapatid na nagkasala. Instead na i-call out sa church discipline, hindi siya kinall out, then nag-share ng sin yung buong church. I hope na sagot ko na. Yeah. Salamat daw, bro. Other questions or follow-up? And Evan. Kasi nakalimutan ko i-question. Parang regarding to pa sa mga psychologically ill. Parang ang question ko ba, require bang conscious ka sa sin para maging convicted ka sa sin? Well, sa batas, kapag mentally hindi lang unstable eh, yung incapacitated ka, hindi ka culpable sa crime. Oh, pag ginawa mo yun out of your craziness or yung, I'm not sure kung tama yung term ko na craziness, or yung, yung ganun. Pero again, it doesn't make you innocent sa mata ng Diyos sa bagay na yun. No? Kasi nga, ikaw yun eh. Sino yung nag-commit ng crime na yun? Ikaw yun. Parang, wala akong makita na gumawa ng krimen na mentally incapacitated na ginawa niyo yung krimen na yon na hindi makasalanan.
for all have sinned and fallen short of the glory of God. So, sabihin na natin, for that particular sin, sa batas natin, hindi siya culpable. Saan siya dadalihin? Sa mental institution. Meron pa rin siyang kalalagyan. Pero sa kanyang buong pagkatao, kasama pa rin siya dun sa fallen nature ni Adam and Eve. So, sinful pa rin. Kung paano yung mga babies? Babies are sinful eh. Hindi sila saints na pinanganak. Ewan ko sa mga kapatid natin sa Presbyterian camp kung paano nila ina-explain yung bagay na yon. Pero ang punto ko lang is, ganun din yung case. No one is innocent in a sense na lahat tayo may original sin. Pero again, categorically sa batas, na nasasaad dyan na kapag ka ikaw ay wala sa tamang pag-iisip at ginawa mo isang krimen, hindi ka mapaparusahan gaya ng conscious na ginawa yung crime. Kapalipas, yeah. Unconsciously or consciously, once we committed sin. Yes. Well, subconscious. Kasi we have to understand na yung sa in-explain ni Mark Jones. Ano yun eh? Nasa loob natin eh, yung desire eh. Diba? Bakit ba siya tumatakbo? For example, usually naman yung mga cases ng pumatay na wala sa pag-iisip. I mean, commit ng crime na wala sa tamang pag-iisip. Usually, ano yan eh, murder. Karaniwan. Bihira makita ng rape or kung meron man sa records na madalas. Pero ang punto ko dito is, like Jeffrey Dahmer, serial killer siya, di ba? Nag-rape siya, pumatay siya, at tinitigdan doon na siya ay, isa sa mga defenses ay wala siya sa tamang pag-iisip. Who is in their right mind na manggagahasa, papatay, at kakainin yung biktima niya? Di ba, pag inisip natin ganun? Baliw yan. Pag ganun masasabi natin eh. So, ang punto ay talaga bang baliw siya? Eh si Jeffrey Dahmer mismo nagsabi, no, I know what I'm doing. So, hindi in honor ng court na siya ay incapacitated sa pag-iisip. Yun. Follow-up last sige na lang. Pa. Sige parang lang. Ang naiisip ko kasi pas regarding sa involuntary sa cognition ng utak, uh-huh, sa cognition. Parang iniisip ko pas parang possible ba na yung involuntary thoughts natin is nurtured na siya before? For example, kung bakit may involuntary acts ako regarding sa pagnanakaw dahil before nurtured na siya. Nourish na yung ganong scene. Yes. Kaya nga walang tabula rasa eh. Parang yung sinasabi eh. Pagdating sa kasalanan. For example, ang bata, yung babies, pag malaki, hindi mo siya kailangan turuan magdamot. Tama. Kailangan mo siyang turuan mag-share. Kasi may nature siya na sinful. Ngayon din naman sa mga thoughts natin, for example, paano mo iisipin yung lustful thoughts kung never in your entire life na nakakita ka ng image or ano, di ba? So, kung nurtured siya, ba nature versus nurture, I would say sin has both. Sinful nature, tapos ninurture pa ng mundo natin, edi yari, double whammy. Yan. Other questions or insights? Okay. It's 11:20. Ready na ba yung lunch natin? Ha? Unti pa? Okay. Pinapalambot pa yung baka. Yeah. Isang buong baka. Wala lang question, guys? Kung wala na, tayo lahat ay umkotma na lang. Our good and gracious Father, salamat o Diyos na patuloy niyo kaming sinusustain as we study your word. Salamat dahil mabuti kayo, Panginoon. Kahit kami nagkakasala, nandun ang inyong biyaya, ang inyong grasya, Panginoon, na tumatawag sa amin na magsisi, lumapit sa iyo, magkumpisal ng aming mga kasalanan at magpanibagong buhay. Kaya dalangin po namin na patuloy nyo kaming hubugin ayon sa inyong wangis at patuloy nyo kaming
Pabanalin o Diyos, pamagitan ng iyong salita, na mapagtagumpayan namin ang mga kasalanan, labanan namin ito ng buong lakas at hindi lang namin labanan ito mag-isa, kasama namin ang aming pamilya, ang iglesia, Panginoon, sa paglaban sa kasalanan. Continue to keep us humble, Lord God, in our weaknesses. Makita namin, Lord, na kayo ang kalakasan namin, na hindi kami malaki, Panginoon, kundi patuloy kayo magpakumbaba. Patuloy niyo rin pong pagpalain si Pastor Mark Jones na nagturo sa amin ito. Pagpalain niyo po ang kanilang iglesia, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kalusugan. Salamat o Diyos. Maging sa aming pagkain na pagsasalusaluhan, maging kalakasan namin ito at kalusugan, Panginoon. Salamat sa mga kamay na naghanda nito. Pagpalain niyo po sila. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid.